Hi! Ako si Teacher Weng. Maligayang pagbisita sa aking YouTube channel. Ang lesson natin ngayong araw ay division of integers. So, gagamit pa rin tayo ng positive and negative charge model or yung signed chips natin. So, kung gusto nyong matutunan yung topic na to, keep on watching. So, magsimula tayo sa example na to, positive 35 divided by positive 7 or simply 35 divided by 7. Okay, so simple lang yung gagawin natin dito. Okay, so meron tayong space dito. So commonly, pag gumagamit tayo ng positive and negative charge model, commonly gumagamit tayo ng jar. O since hindi naman natin need na gumamit ng jar kasi nga computer ang ginamit natin sa pagle-lesson. Okay, so bibilangin na lang natin kung ilang beses tayo maglalagay ng group of 7 hanggang marating natin yung 35 positive charges. Okay, so tingnan natin. Ayan, meron tayong 7. Pag dinagdagan natin ng another 7, okay, meron tayong 14 positive charges. So, kulang pa yan. Okay, another 7 is 21 positive charges and then 28 positive charges. And finally, meron na tayong 35 positive charges. Ngayon, bibilangin natin kung ilang beses tayong naglagay ng 7. Or ilang grupo ba ng 7 yan? Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. So, naglagay tayo ng 7 ng 5 ulit hanggang ma-reach natin yung 35. Ayan, so since naglagay tayo ng 7 ng 5 ulit dito sa space na to, siya ay positive. Kasi ang ginawa natin ay padagdag. Okay, nagdagdag tayo. Okay, so ang answer natin dito ay positive 5. So, ganun din yung procedure na gagawin natin kung parehong negative. O, since parehong negative yan, pwede tayong magdagdag ng 7 negative charges ang paulit-ulit and for sure, marireach natin yung 35 negative charges. Okay, na goal natin. Halimbawa, ayan, 7 negative charges. Dagdagan mo ng 7 negative charges, meron na tayong 14 negative charges, 21 negative charges, 28 negative charges, and 35 negative charges. So, ngayon, bibilangin natin kung ilang beses tayo naglagay ng 7 negative charges dito sa space natin. So, we have here 1, 2, 3, 4, 5. Or kung igugrupo mo yan, okay, ng merong 7 member or 7 chips in each group, okay, 5 pa rin grupo yon, okay? So, since ang ginawa nating process ay nagdagdag tayo, okay, or naglagay tayo dyan sa space natin, okay, that is positive. So, positive yung ating answer. So, that is positive 5. Okay? So, different procedure yung gagawin natin sa ating next example. So, kanina, ginawa natin, okay, kung ano yung divisor mo, okay, nilagay mo ng paulit-ulit dito sa space hanggang ma-reach mo yung number ng dividend. So, sa case na to, kahit maglagay tayo ng napakadaming negative 3 charges or 3 negative charges, hindi natin marireach yung bilang na positive 15 or 15 positive charges. Napaka-imposible noon kasi kahit ilang negative pang ilagay mo dyan, hindi magkakaroon ng positive. So, different solution ang gagawin natin. Okay, so kailangan lang mag-start tayo lagi sa 0. So, kapag blanco yan, ibig sabihin 0 yan kasi wala. Pero, pag may same number tayo ng positive charges at negative charges, 0 pa rin yun. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo dito ng okay, same number ng positive and negative charges para maisagawa natin yung kailangan natin gawin. Okay? So, ngayon, punta tayo muna sa dividend. So, ibabasin natin kung ano yung dividend. Since ang dividend natin ay 15 or positive 15, pero gagawin natin, didisregard natin ang sign. Okay? So, ang gagawin natin dito ay maglalagay tayo ng 15 positive charges and 15 negative charges. Ayan. So, 0 pa rin po yan. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, since kailangan kasi nating ma-reach yung positive 15, kailangan ang matitira dito sa space natin ay 15 positive charges. So, hindi ka pwedeng magdagdag. Tama? Okay, ang gagawin natin, magtatanggal tayo. Okay, magtatanggal tayo ng siyempre, tatanggalin natin yung negatives para ang matira dyan ay yung mga positive. So, since ang divisor natin ay negative 3, ayan, magtatanggal tayo ng
tatlong negative charges hanggang ma-reach natin yung 15 positive charges. Okay? So, ilan yung dapat mong alisin? Ayan. So, since 15 yan, kailangan yung 15 na pula, tanggalin mo lahat. Pero dapat, tigtatatlo yung pagtatanggal. Okay? So, igrupo muna natin yan. We have first group. Okay? Ito yung second group natin. Third group, fourth group, and fifth group. Okay? So, meron tayong limang grupo ng 3 negative charges na aalisin natin. Ayan. So, since ang ginawa nating process ay nagtanggal tayo, so, paalisyon, hindi siya padagdag, patanggal or pabawas, nagbawas tayo ng 5 beses ng negative 3. Nagbawas tayo ng 5 beses ng 3 negative charges. So, ibig sabihin, ang answer natin ay negative 5. Kasi ang process natin ginawa ay pabawas. Okay? So, kanina padagdag, ngayon pagpabawas, negative. Okay? Next. So, same procedure din yung gagawin natin kapag ganito. Kung negative naman yung iyong dividend at positive naman ang iyong divisor. So, pagka ganitong case, ayan, hindi rin tayo makaka-reach ng 15 negative charges kahit magdagdag pa tayo ng ilang 3 positive charges dyan. So, malabong mangyari yun kasi pag nagdagdag ka ng positive dyan, positive lang marireach mo, hindi negative. So, same procedure. Okay, ibabase natin sa dividend yung ilalagay nating equal number of charges dito sa ating space. So, since 15 yan, disregard the sign, okay, kailangan natin ng 15 negative charges at 15 positive charges. So, ang gagawin natin dyan ay bibilangin natin kung ilang grupo ng 3 positive charges ang kailangan mong alisin hanggang ma-reach mo yung 15 negative charges. Okay? So, bilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay, so magtatanggal tayo ng 5 grupo ng 3 positive charges para ang matira ay 15 negative charges. Okay, tanggalin na natin. Okay, so since nagtanggal tayo ng 5 grupo ng 3 positive charges, so since patanggal ang ginawa natin, ibig sabihin ang answer natin ay negative 5. Kasi ang ginawa natin, nagtanggal tayo ng 5 ulit ng 3 positive charges. Salamat sa panonood ng aking math tutorial video. Sana'y natutunan nyo kung paano mag-divide ng integers gamit ang positive and negative charge model. Sa susunod kong video, gagawan ko ng lesson kung paano mag-add ng integers gamit ang hot air balloon model or yung number line model para mas madaling intindihin. Ayan. So, magkita-kita po tayo muli sa aking mga susunod pang video. Bye!